What's up mga ka-coffee? Welcome back sa aking channel. Ka-coffee, marami yung nagtatanong sa atin about sa mga sahod ng usaping pera tayo. Magkano daw ba yung sinasahod ng ating mga pulis, ng ating sundalo, at maging yung mga PDEA agents natin, magkano yung sinasahod nila? Kaya yung ginawa natin ka-coffee ay nag-research tayo, no? Nagkaroon tayo ng comparative study, no? Tinignan natin kung magkano yung diferensya ng sahod ng isang personnel ng PNP, ng AFP at ng PDEA, at magugulat po kayo sa naging resulta. Disclaimer na mga ka-coffee, ang ating subject matter po para sa vlog na ito ay pera. Hindi po ibig sabihin na ito na pera yung ating motivasyon para makapasok po sa PNP, AFP o kaya PDEA. Siyempre bukod po sa sahod ay may iba rin tayong dahilan kung bakit natin gusto maging pulis, bakit natin gusto maging sundalo o di kaya maging agent ng PDEA. So kakopi, simulan natin sa entry level ng AFP at ng PNP at ganoon din ng PDEA. Tingnan natin yung mga position at ano yung equivalent na sahod ng mga ito. Sa AFP, ang entry level position natin dyan ay private, no? At ang katumbas niya sa PNP ay patrolman o di kaya patrolwoman. Ito yung tinatawag natin noon na PO1, yung police officer 1. Pero binago na yan, pinatrol na po yan sa ating mga sundalo. Kaya ang tawag na natin ay patrolman o kaya patrolwoman. Since ang salary scheme ng PNP at ng AFP ay magkapareho, so ang sahod nila ay magkapareho din. So ang entry level dyan ay 29,668. As of this time po yan, 2021. Kung ikukumpara naman po natin sa PDEA, halimbawa po intelligence officer 1 ang iyong posisyon. So ang sahod ng PDEA intelligence officer 1 ay SG11, salary grade 11. So kung titingnan natin, equivalent po iyan sa 23,877 as of January 2021. Ka-coffee, take note, ang sahod po ng ating mga PDEA agents ay nakabase po yan sa salary standardization law o yung SSL natin. Magkaiba po yung salary scheme na sinusunod ng AFP at ng PNP as compared sa PDEA. Kaya kung titingnan nyo po, hindi magkapareho po yan. So next year, 2022, ay tataas po ulit yan. Kung titingnan natin yung mga sahod ng entry-level positions natin ay kapansin-pansin na mas mababa yung sahod ng ating mga PDEA agents kung ikukumpara natin sa private o di kaya sa patrolman o kaya patrolwoman. Actually, mas mataas ang sahod ng ating mga sundalo at ng mga pulis ng 5,791 kumpara sa PDEA Intelligence Officer 1. Pero ka-coffee, ito ang twist. Kapag ikaw po ay na-promote sa PDEA, halimbawa po kayo ay Intelligence Officer 1 at kayo po ay na-promote sa Intelligence Officer 2, malaki po ang iaangat ng iyong sahod. Kasi mula sa salary grade 11 ay magiging salary grade 15 ka na. So equivalent po yan sa 33,575. So ikumpara natin sa mga position na in a way equivalent sa AFP at sa PNP. Take note ka-coffee, skip natin yung position na private first class sa AFP dahil wala siyang equivalent position sa PNP. So proceed tayo doon sa corporal. So sa AFP, sa ating mga sundalo, corporal po ang tawag natin dyan. At sa PNP naman, police corporal. So ang sahod niya po ay 30,867. Kung iahanay po natin siya sa intelligence officer 2 ng PDEA, ang salary grade po ay 15. So equivalent po yan sa 33,575. So kung makikita mo, mas angat na yung sahod ng PDEA as compared sa PNP at ng AFP. So i-compute natin kung magkano yung diferensya ng sahod, lumalabas na 2,708 yung difference. Proceed tayo sa next position, sa AFP, Staff Sergeant, at sa PNP naman, Police Staff Sergeant, ang sahod niya po ay 32,114. Halimbawa, kung iahambing natin sa PDEA, so from Intelligence Officer 2, na-promote ka halimbawa sa Intelligence Officer 3, ang sahod mo po dyan ay SG18. So equivalent po yan sa 43,681. Kung ikukumpara natin yung sahod ng Intelligence Officer 3 ng PDEA sa Police Staff Sergeant ay malaki ang angat nito. Kasi 43,681 na ang sahod. More or less ay katumbas na ito ng sahod ng official ng AFP, no? Second Lieutenant na. Proceed tayo sa next position ng AFP at ng PNP, Master Sergeant at Police Master Sergeant. Ang sahod po nila ay 33,411. So balik tayo sa PDEA, kung Intelligence Officer 4 ka, ang SG mo dyan ay 22. So ang sahod mo dyan ay 68,415. Yung ganitong amount po ay kaunti na lang, ay halos katumbas na ng Lieutenant Colonel. So ang laki ng inangat kasi ang Lieutenant Colonel, ang sahod niyan ay 71,000. So kung Intelligence Officer 4 ka ng PDEA, 68,000 na yung sahod mo. So almost the same na. Kaunti na lang yung diferensya. Next position natin ay Senior Master Sergeant para sa AFP. At kung nasa PNP ka naman, ay Police Senior Master Sergeant. Ang sahod po niyan ay 34,079. Pero kung iahambing natin sa Intelligence Officer 5 ng PDEA, ang laki ng diferensya, 86,742 na po yan per month yung sahod. So kung titingnan mo yung sahod, ay hindi na siya nalalayo sa sahod ng Brigadier General na 91,000 per month. Tingnan naman natin yung sahod ng mga opisyal sa PNP at AFP, no? Wala na itong equivalent position doon sa PDEA. Ang second lieutenant po natin ay 43,829. Ang second lieutenant po ay walang equivalent position po yan sa PNP. Ang higher rank po sa second lieutenant ay first lieutenant. At ang sahod naman po niyan ay 49,528.
Yung first lieutenant, katumbas po yan ng police lieutenant. Ito yung tinatawag natin noon na inspector. Parehas po sila ng sahod ay 49,528. At kapag ikaw naman ay na-promote sa pagiging kapitan, no, ang sahod mo naman dyan ay 56,582. Ang police captain, the same po yan kasi nga sinabi natin kanina na pareho sila ng salary scheme. At agad dyan po muna tayo sa captain kasi marami pang posisyon ng PNP at AFP. So ang idea po dyan, kung magkapareha sila ng posisyon, magka-level sila ng posisyon, ay pareha sila ng sahod. Madali lang pong mahanap kung magkano yung sahod nila, i-type nyo lang sa Google po yung salaries ng ating mga soldiers and police officers. At ito yung pinakahihintay nyo, no? Magkano yung sahod ng mga head ng AFP at ng PNP? Magkano yung tinatanggap nila every month? Ganon din po yung PDEA. Magkano yung sinasahod ng kanilang pinaka-head? Sa AFP, ang tawag po natin dyan ay general. Next in line po yan sa ating presidente. So ang monthly salary niya ay 149,785. So sa AFP, ang ating head dyan ay si General Subihana. At kaparehas niya po ng sahod ang police general natin na si General DeBold Sinas, 149,785. At tingnan naman po natin yung sahod ng Director General naman ng PDEA. Ang Director General po ng PDEA ay USIC level po yan, Undersecretary level po yan. At ang sahod po ng Undersecretary ay SG30, Salary Grade 30. At equivalent po iyan sa 182,191. Ang laki po ng diferensya kung titingnan natin sa sahod ng general ng AFP at ng PNP. So, more or less, 32,400 po yung diferensya. So, ang general observation natin mga ka-coffee, sa entry level, kung titingnan mo, mas mababa yung sahod ng ating mga PDEA intelligence officer as compared sa private at sa patrolman. Pero, dyan lang po iyan. Sa entry level lang po iyan. Once na, kung ikaw po ay nasa PDEA, na-promote ka po sa next position, malaki po yung diferensya ng iyong sahod kung ikukumpara po natin sa PNP at sa AFP. At napansin nyo naman kanina, yung sahod ng Director General ng PDEA ay sobrang laki ng diferensya niya sa sahod ng General ng AFP at ng Police General. Ka-coffee, take note po, ang ating pinagbasehan lamang dito ay yung base pay lamang ng ating mga pulis, ng sundalo at ng PDEA. Hindi pa po dito kasama yung mga benefits, allowances at incentives na ibinibigay natin sa ating mga personnel. Again, base pay lang po ito. Kung kayo po ay nagnanais maging miyembro ng PNP, ng AFP o di kaya ng PDEA, sana po ay nakatulong itong comparative analysis natin sa kanilang mga sahod. Siyempre, hindi rin natin maaalis sa isipan ng iba nating aplikante na tinitingnan din naman nila kung magkano yung sahod ng kanilang papasukan. Nasa sa inyo po yan kung anong agency po ang inyong papasukan, pero sana mapunta po tayo doon sa agency na yung pinaka gusto nyo talaga, doon po sa agency na gusto ng inyong puso. Bago tayo magtapos mga ka-coffee, syempre shoutout muna tayo sa ating mga taga-subaybay, no? Unang-una na ang ating ka-coffee na si Jericho Girunda, maraming salamat sa panonood ng ating videos. Sunod naman si Jan Rustom Agapito, maraming salamat din. Walang anuman sa iyong mensahe at maraming salamat po sa panonood. Ka-coffee, maraming salamat po sa panonood at pagsasubscribe sa ating mga videos. Utang ko po sa inyo yung ating mga subscriber at ating mga views. Maraming salamat po, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong suporta. Sana po magtuloy-tuloy pa po. Huwag po kayo magsasawa sa ating mga videos. Kung gusto niyo rin po ka-coffee magpa-shoutout ay comment niyo lang po, at kung may gusto po kayong topic na pag-usapan, i-comment niyo lang po 'yan. At titingnan po natin 'yan, baka magawa po natin sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli mga ka-coffee, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po tayo kahit may bakuna na po sa COVID-19. Pangalagaan pa rin po natin yung ating sarili. Sundin ang basic health protocols. Maraming salamat po sa inyo, ka-coffee. Paalam.